Hi, this is a Soul Farm Girl. Welcome to San Jose, Tarlac. Itong pinuntahan po namin dito sa San Jose Tarlac, repeat order na po ito. Kasi yung unang order po nila, hindi pa ako nakasama noon. Kaya ngayon, itong order po nila sa amin, so dito po nila nilagay, sineparate po nila dun sa lumang kulungan po nila. Kasi yung lumang kulungan po nila nandoon, yan, nakaseparate po yun. Kaya ang ginagawa po nila dito, hinihiwalay po nila para malaman nila kung kumikita pa ba yung lumang manok tsaka dun sa bagong manok. Para mamonitor din nila yung gasto sa feeds, di ba? Maganda po yung lugar nila dito kasi ito, bundok po ito eh. Wala po silang kapitbahay dyan. Tsaka malayo sa kapitbahay. Iwas sa reklamo po, diba? Oh, at isa pa, marami po kayong magagawa dito sa lawak na bakuran, sa space ninyo. Kasi pwede po kayong maglagay dito ng mga gulay. Kagaya po sa kanila, may mga gulay po sila dito. May fish pan. Yan. So, habang naglalagay po sila ng manok sa cage, ikutin po muna natin tong farm po nila. I-check muna po natin yung fish pan po nila doon tsaka yung mga gulay na tanim po nila dito. Ito naman po yung talong na tanim po nila. Ayan, so may mga papaya din sila dito. Dwarf yata tawag dyan, ano? Kasi tignan mo, kahit maanit pa yung puno, may bunga na. Ito naman po yung pinaka-fish pan nila. Tilapia po yung laman nito. Dito po sa fish pan po nila, dito pa lang po sa lugar po nila nauubos na kasi mga kapitbahay po nila, pumupunta na po dito sa lugar nila para bumili ng tilapia at itlog. So, hindi na po yan nakakarating sa palengke. O, di mas maganda, di ba? Hindi ka nagagastos sa gas pag punta sa palengke. Tsaka dito rin sa kabila, meron din, may tilapia din dito. Pag malawak talaga yung farm mo, tsaka ilupain mo, marami kang magagawa. Pwede kang magtanim, maglagay ng tilapia, mag-free range. And then ito naman yung mga papaya nila, dwarf din yung papaya nila dito. Check po natin. Ay, bibili yata ng itlog si ate. Bibili ka ng itlog? Ha? Ay, magkanong ano nila ngayon, bentahan? 225 po yata. 225, anong size yun? XL po yata. Ah, XL. Mura pa yun ah. O, ito naman yung papaya. Yan, so dwarf din po ito. Naubusan ng itlog. Ayan, so hindi man po ang itlog dito sa kanila, sa lugar nila. Kasi tingnan nyo, kapitbahay. Kapitbahay po nila yan. So pumupunta po siya dito para bumili lang itlog. Ngayon, nag-order po sila ulit sa amin. Kasi shortage na po sila sa supply dito. Ito naman yung papaya nila. Ayan, no, ang dami, no. Sakto to sa mga, ano ah, sa mga manok. Pwede mo nang ipang tinola. Ang laki ng bunga niya, oh. Ay, gusto ko magtanim ng ganito dun sa, ano, Manila. kahit maliit lang yung bahay namin, dun sa labas ko ilalagay sa terrace. Ayan, oh, lalaki ng bunga niya. Hingi ako ng buto ni kuya para makapagtanim ako. Ang ganda, no?
Kaya kung gusto niyo pong mag-alaga ng manok ngayon, ito na po yung pagkakataon niyo, 'di ba? This is the right time. Kasi shortage na po tayo sa itlog. Yun nga, sabi ko sa inyo, 'di ba? Maraming mga maraming nag-early culling, tapos maraming na bird flu, maraming namatay na manok. Kaya yung mga backyard po, ito na po yung pagkakataon natin na makabawi-bawi naman kasi bihira lang po itong mangyari. Tara, silipin naman natin yung unang deliver po namin sa kanila ng manok. Yan. So medyo luma na rin po yung manok nila dito. Pero actually yung mga manok po nila kahit luma, mataas pa rin po yung egg production nila. Yan. Kasi minimaintain po nila yun sa vitamins, tsaka alaga din po nila kasi syempre lagi po sila nagbibigay ng tubig. Yun. So hindi po sila nagkukulang sa tubig tsaka sa pakain. Ito po yung bagong bili nila na manok na pang free range. So nilagay po muna nila dito. Ayan. Kasi itong cage na to, gagamitin po nila yan pang hospital pen. Pag may mga sakit yung mga manok, dito po nila ilalagay. Ayan, tulad po ito. Ayan. So itong tatlong to, nilagay po nila dito kasi may sakit po ito. Hindi makakain, pero ngayon, no, kumakain na. Ito na po yung lumang kulungan nila. I-check po natin. Ayan, ang dami ng itlog. Kanina yung babae pumunta dito para bumili ng itlog eh. Kaya lang hindi pa po natimbang, kaya hindi muna sila nagbenta. Ang dami, oh. Oh, panalo tayo ngayon sa itlog. Mataas ang presyo. Pero yung sa kanila dito, yung XL po nila, 225. Actually, mababa pa nga yun eh. Kasi yung bentahan na po sa amin ng XL na sa 235. Ayan. So, hanggang dito. Ayan, ang daming itlog. Sa kabila. Tingnan natin sa kabila. Hindi pa sila nakapag-harvest. O, ito ang dami, oh. O, ayan. Hanggang dito, oh. Ayan. So, hindi... dito sa kabila. Ayan, tara. Abot lang. So, ito po yung mga lahi ng manok namin na dineliver po namin before. Ang lahi po nito is Loman. Yan. So, yung bagong deliver, Bicalb. Yan. So, inulit ko lang po. Kasi, ang Loman, malalaki po yung itlog niyan. Ito naman po yung farmhouse ni Sir Francis. Yan. So, hindi ka naman po maboboring dito dahil kung gaita ba naman kalawak ang lupain mo, marami kang magagawa, di ba? Ito naman po yung staff house nila. Ayan. So, ano dito, no? Malamig. Masarap dito tumira. Ayan. So, parang mas gusto ko na dito sa probinsya kaysa sa Manila. So, ang dami rin po nilang talong dito. Lahat pwede mong taniman dito kasi malaki po yung space nila. Yung anak po ng caretaker nila, so sila na rin po yung nagpapakain dito sa mga isda. Ayan. So nakakatulong na rin sila, no? Nakakatuwa. Halika, pakain na tayo ng feeds. Ilan taon ka na? Ha? 12 po. Ah, 12 ka na. Ikaw ba nagpapakain ng feeds dito? Dalawa kayo ng kapatid mo? Ayan po. Oh, okay. Oh, sige na, tara. Pakain na tayo. Sige, sige. Ayan. Oh, dali. Sabi ng isda, I want to eat. Ilan kayo mga kapatid? Kami lang po, dalawa. Ah, dalawa lang kayo. Oh, sige. Parang ayaw pa nila, no, kumain. Asin na sila. Malalaki na ba yung tilapia dito? Opo, nung naguli po kami, di ba? Wala pa. Sige, mamaya na lang. Doon sa kabila, ayaw pa nilang kainin eh. Doon sa may net. Sa may net? Nandun ba sila? Ah, sige. Lumatay. May patay na. May namatay? Bakit may namatay? Baka po marami po sila dyan. Mainit or marami sila? Sabi mo, nalunod. Nalunod sila, nalunod yung fish. Nalunod. Tama na, ayaw pa nila. Ayaw pa? Sige na, mamaya na lang, sayang. Doon tayo sa kabila. Dito, Gio, mga ano,
May mga maliliit pa. Ayan, may kumakain na dyan. Dahan-dahan, baka mahulog. Meron na ba? Maliliit pa yung mga ano dito, isda. Fingerlings pa lang po. Ah, fingerlings. May malalaki na dito. Wala pa, ayaw pa nilang kumain. Mamaya na lang. Thank you, Sir Francis, sa tiwala at nag-repeat order po kayo sa amin. Yan, so, good luck din po. Sana dumami pa po yung alaga ninyong manok at kumita po kayo ng malaki ngayon. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming, everyone!